lakas ng ulan. Nagising kami sa lakas ng ulan, pero tuyong-tuyo dito. Paano kaya to? Paano kaya ligpitan ito? Maulan. Malamang maliligyo na ako nito mamaya. What's up mga kaibigan? Welcome back to our channel. So for today's video, dadalhin namin kayo sa isang sikat na naman at napakagandang campsite. Pero bago yan, sa mga hindi pa subscriber, please hit that subscribe button and notification bell para makatulong na lumago ang aming channel at makapag-produce pa ng mga magagandang videos. Hey, hi! Oh my! Papunta, Mac? Balat ka ato sa pwede eh. Kuya, alam na kung sino. Ayan o, lahat sila nakasino. Nakas-nakas kasi. Weekly amount of 27,247 na ang bilang ng mga namatay. Saan Masinag, Sumulong, Tokyo Intersection. Ang unang plano namin mga kaibigan ay pupuntahan namin yung Paidas campsite. Kaya lang medyo nagka-problema ron. Ang Paidas campsite ay located sa Daraitan, Tanay, Rizal. Wala kami uling. Layo-layo pa. Pagi na, umuulan pa. Tama pa. Lakas o. Hello, bigla na lang may sumusulpot. Pedro Hinadjuan. Pero, napasarap sa drive at nalampasan namin yung lilikuan namin sa Daraitan at nakarating kami ng Santa Maria, Laguna. Santa Maria, Laguna. This. Oh my gosh. Pareka. Are you sure of this? No. Why are we here? So confirm nga at mali kami ng nadaanan at sumobra kami. Kaya balik. So pagpapunta ng Paidas, ito na yon, papuntang Daraitan at isesearch nyo yung Pepita Bakery sa may Tanay, Rizal. Medyo mahaba-haba pa ang biyahe mula dun sa pagliko sa kanto ng papuntang Daraitan, winding roads din dito. At pagdating nyo dito sa may Pepita Bakery, sa kanan yung papuntang Daraitan at sa kaliwa naman yan yung papuntang Paidas. Kami po yung nasa kaparangan. Ano? Nasa kaparangan. Saan yun? Sa hindi mawaring lugar. Oh my gosh. 4x4 na po kami. Ganyan po ang rough road dito. Makmak, saan mo ba ako dinadala? Medyo nakakaba talaga ang daan dito sa Paidas kahit dun sa may bungad pa lang kasi paakyat na. By Punta Forest Farm. Red Horse Logo BL Farm Ranch. Bangin! Bangin tapos yung kabila, bundok! So nice! Bago lang itong landslide na ito. Sinisilip ni Joseph ang daraanan namin. From where we came, may parang maliit na landslide kanina. I'm not sure if makikita dito sa likod. Hindi na yakat, hindi nakita, sayang. Ano, kamusta? Parang gusto ko na umikot. Nakakatakot dito. First time mag off-road eh. Oh, bundok na oh. Kanina may nadaanan pa kami dong landslide ng konti.
yun yung dadaanan namin. Ano kaya, itutuloy pa kaya namin ito? Parang ayoko nang ituloy ah. We're going back na. Hindi na pwedeng tumuloy. Ay, hindi na pala kami tutuloy. Nandito kami sa isang restaurant. Tingnan mo, Polo Farm. Ay, sa gitna ng palayan. At dahil natakot na nga kaming tumuloy sa may Paidas campsite dahil sa maulan, naganap-hanap na kami ng ibang campsite at nakakita namin itong FRC campsite na nasa San Antonio, Laguna, which is around 66 kilometers from that restaurant. Sa kaliwa, and yung FRC. At ito na yung parking sa FRC. Ito naman si Kuya. Hindi namin natanong yung pangalan niya. Siya yung may-ari ng bahay kung saan pwede ka mag-park. Kung mapapansin nyo, medyo masikip lang ang daan dito papuntang FRC, dyan sa parking. Saktuhan lang ang dalawang sasakyan. Ito lahat ng mga gamit namin. Hindi pa to lahat. Meron pa doon. Yeah, so dito ako nanggaling. Tapos susunduin kami ng bangka. Magkano ulit yung ano? Yung entrance dito? Ang entrance po. Per head po, alam ko po eh. 450. Ah, tapos yung parking? 100 po. Tapos yung bangka? 150 po. Okay, thank you. So, ito yung aming gamit. Konti lang siya, no? parang dala na namin buong bahay eh. So, yun yung FRC. So, kitang-kita lang dito. Mga 5 minutes lang siguro yan na boat travel. Nandun yung parking namin. Ang ganda rito. Pero medyo, ayan, medyo masikip yung kanilang... Pero merong ano daw, merong pinaplanong daan na diretso na yung sa kabilang side. Diretso na yung sasakyan, no? Merong isang daan na pinaplanong gawin dun. So, ito yung temporary ano nila, temporary access road. Sa mga pasin sila. Oh, sige. Oo, para mabilis nga. Bye-bye. Babalikan mo ako ah. Hello guys, nandito na kami sa FRC. Ayan o, oh, ganda-ganda. Ito si Ate Cecil. Siya yung kakausap sa inyo kapag dumating kayo dito. Ayan. So dito na kami mag-set up. Kabilaan ng view. Medyo malakas din ang hangin. Okay, so antayin nyo kami mag-set up. Bigan. Uulan na. Hindi pa namin na itatayo yung tent namin. Ang laki-laki kasi. Ngayon namin na miss yung maliit na tent. Kaya lakas ng hangin. Doon sa bago natin din paper bag. Ito na ang tent namin. Ang laki niya. Ah, hirap i- tayo. Shout out pala kay Sir Brian Gabriel. Sa kanya ko nabili to, second hand, pero halos bago pa siya, walang punit, walang butas. Tapos malinis siya, nung binigay sa akin malinis. Eh ngayon, sigurado puro putik. Alright guys, so dito na kami sa FRC campsite. Kanina kami dumating ng mga 2 o'clock or 3.
pagod kami kakabuhat, kakasetup ng aming mga gamit. Si Mrs. nandun sa loob nagluluto, nagpapainit na lang ng mga lutong pagkain. May nakikita ba kayo? Mga kakampers. Solong-solo namin tong FRC campsite. Ito na. Patulog na kami. Kunang ko lang tong aming bagong tent. Shout out ulit kay Sir Brian Gabriel ng Camping in the Philippines. Sa kanya ko nabili yan. Second hand lang siya pero maganda pang klase. Pati yung ano, marami rin ako nabili sa kanya bukod dito sa tent. Sa kanya ko rin nabili yung grill, barbecue grill. Okay. May kasama naman kami dito si Ate Cecil, dito siya natutulog. By the way, ayun yung CR nila. Bukas pag maliwanag, silipin natin 'yan, papakita namin sa inyo. So pasok ko kayo. Pakita ko sa inyo yung loob. Ayan, konti lang yung gamit namin, ha. Ayan yung aking pinakamamahal, paborito kong asawa. Ay. Ayan, eto pala. Kay Sir Brian ko rin nakuha yan. Ayan, tingnan nyo naman, oh. Slightly used. Slightly used yan. Parang brand new. Lalo na tong tent, oh. May mga SIM tape pa. Sabihin talagang hindi pinapasok ng tubig yan. Oh, tapos ito, another layer yan. Tagusan siya. Yun ang pinaka gusto ko dito, eh. Tagusan yung hangin. Pag kasi yes, isang entry point lang yung hangin, hindi talaga papasok yung hangin dun. Kaya mainit yun. So, kung bubili kayo ng mga tent, katulad nung luma kong tent, binenta ko na, eh. Tuwan-tuwa ngayon nakabili. Matibay kasi yun. Magaang pa. Pwedeng-pwedeng pang pang trekking din yun, tsaka pang hiking. Okay. So kung bibili kayo mga tent, dalawa yung entrance at exit, baga, para mas maganda yung flow ng hangin. Ito ang daming ano nito, yo. Daming, bukas pakita ko sa inyo umaga. Ang daming butas nito sa gilid, eh. Kaya maganda yung ventilation itong tent na to. Okay, so ito Quechua rin. Dalawa na ngayon nabili namin, eh. Quechua, an inflatable bed. Meron din akong portable generator ulit. Yan. Okay. Tapos yun yung aking solar panel na bago. Foldable yan. Foldable. Yan. Bukas, setup natin sa labas. Ito, onti lang gamit namin, ha. Ang gulo-gulo pa. Bukas ulit, ha. Kita-kits tayo bukas. Ang lakas ng ulan. Nagising kami sa lakas ng ulan, pero tuyong-tuyo dito. Ang ganda yung tent. Ang lakas ng ulan, eh. Hindi nakikita yung tarp, eh. Ayun, oh, gulping-gulping na yung tarp namin. Nakita nyo ba, guys? Tibay ng tarp na yan, oh, pero ang lakas ng hangin at ulan. Oh, lakas ng hangin at ulan. Pero tuyong-tuyo kami rito sa loob. Ang ganda ng tent na to talaga. By the way, guys, 3 a.m. 3 a.m. pa lang. Gulping-gulping na yung tarp namin. Nakatayo pa rin siya. Tibay ng tarpo. Morning, Mac. Morning. Wala nang malakas na hangin. So dito sa tent, meron siyang dalawa sa pinto, lalo na din doon, may screen yan, tsaka may cover, pati doon, oh. Kaya ang ganda ng ventilation, dito rin sa gilid.
Mayroong ventilation dito sa gilid yan. Kaya kahit isara mo yung pinaka harap gaya ng ginawa namin kagabi, meron pa ring hangin. Ayan. Ventilation din yan. Magkabilang gilid. Ganda, diba? Tapos ito, hindi nakadikit dito. So ito basa, pero ito tuyo. Dahil hindi naman siya nakadikit. Nakalutang siya. So yun, may ventilation din doon. Tsaka dito sa gilid din, malayo yung gap niya. Hindi siya magbabasa. Kaya kahit malakas yung ulan kagabi, hindi kami nabasa. Tapos dito sa ilalim naman, merong another layer of protection para sa basa. So itong tent na to, as in wala siyang basa. May langaw pa rin. Matatrap ka na dyan. Nagising kami ng alas 3 ng madaling araw. Lakas at lakas ng hangin saka ng ulan. So ito, ililibot ko muna kayo guys. Ang kanilang CR. Ito yung sa lalaki. Ayan. Maayos naman yung mga CR nila rito. Tapos sa kabila. Ah. Malinis naman. Tsaka may tubig siya. May running water. By the way, good morning. Nakasurvive kami ng napakalakas na ulan. At hangin dito sa FCR. So ayun ang aming tent. Medyo matibay siya. Tsaka hindi kami nabasa sa loob talaga. Kahit malakas yung ulan. Paikot lang tong FRC. Eh, may mga cottages naman sila. Tapos parang meron silang function hall dun. Ito naman guys yung kanilang function hall. Hindi ko alam kung magkano rate ito. Eh napansin ko meron parang silang safety line or safety net ba yan? Siguro pag nag-swimming ka para hindi ka mapunta dun sa malalim, may kakapitan ka pa rin. Okay yan. Sa FRC, ang verdict natin out of 10, 8. Okay, bakit 8? Kasi yung unahin natin yung good points nila, maganda yung lugar nila, maganda yung view, malinis, secured. So nung natulog kami, hindi naman kami kinabahan. Tapos may mga CR silang magaganda naman, malilinis. Tapos katulad nito, meron silang laundry laboratory area or ayan. So meron din dun sa malapit sa amin. Ang bad points ko lang dito, yung accessibility. Mahirap puntahan, lalo na sa gusto namin kasi makapag-camping ng katabi yung kotse. Siguro in the future, bala kasi nilang lagyan daw ng daan dun sa part na yun. Yan lang medyo malayo yung iikutan mo na. So sana sa future makapasok na yung mga sakyan dito. Kaya lang medyo makipot ang kanilang lote papunta ron. So siguro hindi ka na makakapunta ron, no? Hindi ka tulad dun sa Kaliraya at sa Domilis. Kasama mo yung katabi mo yung kotse mo nagkakam. Okay, so magliligpit na kami. Uuwi na kami kasi may emergency. Dun sa mga subscriber, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. At sa mga hindi pa subscriber, please hit that subscribe button. Malaking bagay po yan para mapaganda pa namin yung videos namin. As of now, nasa 405 subscriber na ang aming channel. Okay? Ingat kayo guys. So, see you guys soon. God bless. Naka-fit na kami. Palis na kami.